morning! So ngayon guys, mauwa kami ng dahon ng malunggay at gagawin namin crispy malunggay. Hi guys! Hi guys! For today's vlog, gagawa po tayo ng crispy malunggay. Yay! Guys, yung mga kinuha namin na malunggay ay atin na pong hihimayin. Tatanggalin natin lahat guys, yung mga ano niya, mga tangkay-tangkay na ganire guys. Oh, para maganda. Tapos mamaya tatarin natin siya ng pilo. Hindi naman masyadong pilo. Konti lang sa pagkapilo. Yeah. Diba so? Guys, ito gawin na lang natin crispy kangkong. Yung mga tira na aking hipag sa kanyang... At crispy gabi. Magsisigal siya guys. O, maraming natira o. Oh. Crispy sando. Maraming crispy kanko. Ito natin o mo ba kami sa kanya? Nag-gift ko naman half body. Sayang mo. Tapos mamaya guys, itanim natin ito ulit. Itong mga tingkay. Sayang mo. Kasi maganda yung dahon talaga o. Oh. Hindi siya gumunang. Talbos lang ano? Alam mo lang, pag na-perfect mo, lang tayo mag-review sa lang. Ganda natin, no? Yeah. Bintayin yung mga pictures niya, guys, sa La Corba. Bili na po kayo. Ganyan mo ng flavor. Ng crispy kangkong. Barbecue flavor. Ang kangkong ni Mang Nancy. Garlic flavor. Hindi na tinans. Patok yun. Ang kangkong ni Mang Nancy na malutok. Ang kangkong na malutong. So yan guys, ito na yung ating mga na-prepare na ingredients. Siyempre, yung ating malunggay. Lalagyan natin guys ng garlic na dice na. Yung ating asin. Tapos guys, ito po, half lang ng cornstarch. Tunawin lang natin guys sa 1/4 cup. Okay guys, let's do it. Tunawin lang natin guys. So tunawin na siya guys. Batiin na natin ang ating itlog. So itabi na lang muna natin ito. Then magbabati tayo ng itlog. Alright. Dalawang itlog lang guys. Sapat na. Ihalo na natin yung ating itlog. Ayan. Sa ating cornstarch. And then guys, saka din natin ilagay yung ating mga dagdag na ingredients katulad ng garlic. Lagyan natin siya ng chopped garlic. Kunti lang yun guys. And then yung ating asin. Ang palasa. And then... And then guys, lagyan natin guys ng paminta. Tapos pwede nga rin siya guys lagyan na kung ano-ano pa kung pampalasa na gusto niyo yung mga magic-magic na yan. Saka natin siya mix. Pero kami guys, magmula po nung nagkasakit yung tatay ko nun for bago po siya mawala. For 7 years, hindi na po kami gumamit ng mga seasoning. Paminsan-minsan na lang kapag meron po kami mga bisita, yan. Kaya rin minsan na yung makasanayan nila guys sa panlasa eh baka matabang po sa amin. So madalas na lang namin gamitin talaga. Patis. Ganun guys. Pag may estudyante ako na nandito, yan. Sige. Nalagyan namin ng konting ginomoto o kaya magic syrup. Pero pag kami-kami lang guys, patis lang po, sapat na yun. Ayos na po sa panlasa namin. Nasanayan po kami guys eh. For 7 years, wala po kaming ginamit na ano talaga na magic magic. Kaya depende na sa inyo guys kung maglalagay po kayo. So saka na natin guys, ilagay na natin yung ating malunggay na ano natin to, medyo ginagayat natin para maliit. Okay, we'll be right back.
guys. So, namix na natin lahat-lahat. Lagyan natin siya, guys, ng yelo. Kasi napanood ko rin to, guys, kapag lagyan daw natin ng yelo, maramig natin siya na pinirito. Mas magiging crispy siya. So, palamigin lang natin ng konti. So, yun, guys, i-deep-fry na natin kasi malamig na yung ating mixture. So, ito daw, guys, yung nagpapa-crispy talaga. Yung sobrang lamig na mixture. Tapos, isa-shock natin siya sa mainit na mantika. Yun pala yung nagpapa-crispy sa kanya. So, i-deep-fry na natin, guys. So, yun, guys, mainit na yung ating mantika. Kawali, lalagyan na natin ng mantika. So, yan guys, mainit na yung ating mantika. Pwede na natin simulan. Ito lang guys, mainit na lang yung ating nagkatamtama lang yung ating lakas ng apoy. Kasi pag sobrang lakas, natutunaw. Pag sobrang hindi na naman, hindi lang kami dito. Adios na tayo, guys. So guys, ito na yung ating first batch ng crispy malunggay. Patiktikin na natin ang mantika, guys. Guys, tikman natin, guys. Tikman na natin siya habang niluto. Harap! Pwede yung pang ulam, guys. May kalasa siya, guys. Kalasa niya yung lala na tikirya. Nagtitinda yung malunggay ni Ma'am Nancy. Sarap! Ay, tayo pa tayo. Meron na tayong healthy merienda. Ganun na, diba? Ay, oo! Oo nga din na yan. Parang lasang karne din naman. Kasi kita itong healthy. Saka crunchy na yung ito tikiri yun, diba? Dalan mo siya bumaya. Patikman mo. Available naman din lahat. Cornstarch lang. Masarap magluto. Pangulam talaga siya ito ng snack. Ito na guys, yung ating second batch na crispy malunggay. Sobrang lakas na ng apoy ko guys, gawasan na natin. Hindi talaga ako magluto ng malunggay, guys. Isusunod natin, guys, yung ating crispy kangkong. Thank you.
Ayan. So guys, tunog na natin yung ating crispy kangkong. Let's do it, guys. Butuan mo na talaga si tatang nito. Para healthy. Malasa siyang karne. Mga karne burok dyan. Hindi, at saka mahilig sa pizzeria, diba? Ayaw, pwede. Lasang piatos to. Sabi. Lasang piatos. Pwede rin. Lasang piatos, guys. Lalo na siguro kung nilagay niyo po, lalagay niyo siya, guys, ng mga magic-magic niyo. Ito walang magic-magic, guys. Itlog lang. Sarap. Saka paminta. Dahil paminta. Walang magic-magic pa yan. Tapos, siyempre, guys, ang gamitin nga na rin po na mantika, yung ano, yung vegetable oil, para ano, vegetable oil to, guys, kasi, kasi yung aking anak ay nakain na. Yan. Mahilig din siya sa mantika. 2 years old. Hindi ko naman nasasarapan kung olive oil lang itong pito. So, ganun lang guys. Ang bilis. Luto na siya. Napaka-crunchy niya guys. Lalo na kapag lumangin. Okay. Pagbigin na natin. Tak. Guys, kasi manikip naman ito. So yan guys, naluto na yung ating crispy malunggay at ang ating crispy kangkong. Grabe guys, kasarap. Dapat guys, itry nyo to para sa mga anak ko hindi mahilig kumain ng gulay. Kasi ito kanina, abang nagluluto ako, na ano na siya, na agad na siya kasi ang sarap. Para daw siyang oishi, itong isa para daw siyang lala. Pero mas nagustuhan ko yung lasa ng kangkong. Pero mas healthy syempre itong ating malunggay. So, i-dip natin guys dito sa masarap na sawsawa na suka. So, kain na tayo guys. So, yun guys. Natapos kayo magluto. So, kakain na kami guys ng aming crispy kangkong at crispy malunggay. So, let's eat guys. Doon po sa mga ano guys, sa mga yung mga anak ko guys na hindi marunong kumain ng gulay. Ay, ano ba yan? May nanghihingi pa. Parang siyang ano. Oishi. Tapos guys, ang gabitin nyo na rin po na nahangin dito sa labas guys, sa ilalim kami ng puno ng mangga. Gamitin nyo na rin guys na ano na pamprito yung vegetable oil na po para mas syempre healthy. Sarap guys. Ito naman po yung malunggay. Kahit po na kahit na hangin na siya, malutong pa rin. Sarap. Thank you.
Parang labo talaga ng camera ko. Kikito kain ka yan daw. Harap daw. Aroy. Anong lasa? Anong kalasa niya? Chichirya? Anong chichirya? Parang cracklings na, lasang cracklings yung masabi sa atin. Yummy. Aroy, kunti na lang. Sarap guys. Ito guys, o kangkong. Mmm. Ayan guys, kain po tayo. So try nyo na guys yung ating crispy malunggay at crispy kangkong, lalo na po sa mga anak nyo hindi na makain ng gulay para po ma-enjoy. Masarap siya guys, promise po, try nyo na. Tapos dalawang itlog lang naman ang kailangan, tapos konting cornstarch lang, ayos na. Sarap, tapos masarap pa yung ating sawsawan, merong sibuyas. So thank you guys for watching. God bless everyone. Bye.